Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. May mga taong pihikan pero may mga taong mapili pero sa maling paraan ng pagpili. Ang sabi nga kapag ang pag-ibig ay pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat, masunod lamang. Ito ang naging pamantayan ng ating kabarangay sa paraan niya ng pagpili ng dapat niyang mahalin. Hindi porke itinitibok ng puso ay siya na. Pwedeng kiligin na lang muna at huwag agad sumabak at mahulog. Pakiramdaman muna ang mga umaaligid para hindi magsisisi sa huli. Isipin natin na ang pag-ibig ay isang kalye. Sa dami ng iyong naging relasyon na hindi nagtagal ay matatawag natin itong mga dinaanang kalye. Sa dami ng dinaanan ay palaging may isang mahabang kalye na laging nadadaanan at nalalampasan. Kung ano ang ibig sabihin niyan ay may papaliwanag sa kwentong inyong mapapakinggan. Narito ang kwento ni Lane. May mayahabing kakayang kwento sa mga dinaanan niya. Mabait na tao si Lane, masipag at matalino. Sinasabing hindi man siya mayaman, ay maganda ang buhay niya dahil sa pagsisikap. Masasabing swerteng tao si Lane, subalit madalas bigo sa bagay na gusto niyang makamtan. Alamin din natin kung ano nga ba ang bagay na yan. Makikilala din natin ang kaibigan niyang si Cheryl. Tayo nang pakinggan ang storyang magbibigay aral sa mga taong sarado ang puso at isipan, sa mga kaganapan sa paligid, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo. Gusto ko lang sanang i-share ang kwento ko. Ako po si Lalaine, pero Lane na lamang po. 27 taong gulang, isa po akong supervisor ng isang clothing store. May 5 kaming branch, lahat po yun ay hawak ko. Umiikot po ako sa bawat branch para mag-check kung kumusta nga ba at kung may mga kailangan bang ayusin. Mag-6 na taon na po ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Masaya naman po ako sa trabaho ko, mahirap pero dahil nasanay na ako ay madali na rin po ito para sa akin. Sa isa po sa mga branch ay naka-assign naman ang aking best friend na si Cheryl. Tawagin na lang natin siyang She. Branch manager siya, bago pa lamang si She kasi galing siya sa ibang kumpanya. Nahila ko siya noong magkaroon ng opening kasi ang tagal na niya sa pinagtatrabahuhan niya pero ang tagal ding umangat ng posisyon niya. At least sa amin, manager na agad siya. Si She po ang pinagkakatiwalaan ko. Kaya naman, lahat ng payo niya ay pinapakinggan at sinusunod ko. Lahat po maliban lang pagtungkol sa pag-ibig. Para sa akin po kasi dapat pagdating doon ay ako lang ang magdedesisyon. Opo, pinapayuhan niya ako at alam din naman po niya na hindi ko naman sinusunod. Partikular na po ay si Manuel. Kaibigan namin siya, mas matanda siya ng 12 taon sa amin ni She. Parang kuya-kuyahan ang tingin ko sa kanya. Pero siya sa akin ay may ibang pagtingin. Che, kumusta rito? Good afternoon, ma'am! Sabunutang kita eh. Tigilan mo nga ako sa ma'am na yan. Siyempre, nasa trabaho tayo eh. Boss kita, kaya dapat, ma'am. Baka may makadinig, sabihin wala akong galang. Dadalawa lang tayong nandito. Sino makakarinig? Tsaka isang hakbang lang ang inangat ng posisyon ko sa'yo, kaya tigilan mo yung ma'am na yan. Sige, sabi mo eh. Good! Okay ba na tawagin kitang bruha? Pwisit ka, sa sabunutang kita eh.
May mga customer. I mean, good afternoon, ma'am. Ikaw kasi, muntik na tayong makita nagtatawanan. Normal lang naman yun. Sandali ah. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko yung customer. Ano ka ba? Hayaan mo muna silang mamili. Tatawagin ka niyan. May ibang customer talaga na mas gusto nilang namimili muna sila. Yung may freedom sila to go around. Yung iba naman naiinis, ayaw nila nang may sunod ng sunod. Ah, okay. Doon sa pinanggalingan ko kasi ganun. Sundan daw namin yung customer. Alisin mo na sa sistema mo yun. Iba na ngayon. Hayaan mo silang mamili. Huwag mo na silang sundan. Mamaya padating na yung tao mo dito sa store kaya relax ka lang. Antayin mo silang tawagin ka. Oo nga. Malapit nang dumagsa mga tao mamaya. Sabay na tayo mag-lunch ha? Sige, saan tayo? Alam mo naman, bago lang ako dito sa lugar kaya wano sa mga masasarap kainan dito. Ay, may pupuntahan tayo. Ang sarap ng food nila dun. Baka mahal. Medyo. Kaluka ka. Kung araw-araw dun sa mahal ako kakain, baka yung sweldo ko pinang-lunch ko lang. Luka-luka. Siyempre, hindi naman araw-araw ngayon lang. Tsaka sagot ko, treat ko sa'yo dahil magwa-1 week ka na. Kung sa bagay, masarap naman yung pagkain dun sa cafeteria ng employees. Oo, doon ako kumakain pag tanghali ako ng papadaan dito sa branch eh. Uy, sinong tinitingnan mo? Uy! Len, si Manuel ba yun? Ha? Nasaan? Ayun o, yung naka-green na damit. Ay, oo nga. Anong ginagawa niya rito? Te, nakalimutan mo na ba? Mall to. Ay, oo nga. Ang ibig ko sabihin, bakit siya nandito? Namimili o namamasyal. Bakit? Nanay ka ba niya at kailangan niya magpaalam sa'yo? Piloso po. Teka, tawagin ko. Huwag na, baka magmadali. Paano nagmamadali? Kita mo naman ang bagal maglakad, tsaka parang namimili. Manuel! Uy, bunganga mo, ang taming tao. Ay, sorry. Manuel! She, dito ka na ngayon? Oo, kakaumpisa ko lang. Pinasok ako ni Lane sa kumpanya nila. Ah, talaga? Congrats! Salamat. Eh di nasa opisina si Lane ngayon. Ano ka ba? Ayan o. Nasaan na yun? Ah, nandito siya? Oo. Umiikot talaga siya sa mga branch. Kaya nandito siya ngayon. Baka nagpunta lang sa likod. Ah, busy? Hindi naman. Inaantay lang namin yung isang bantay dito tapos kakain kami. Ah, talaga? Sakto. Kaya ako nagpunta dito sa mall, kakain sana ako eh. Saan ka kakain? Naghahanap nga ako ng masarap eh. Ay, doon na lang sa sinasabi ni Lane. Sumama ka na lang sa amin. Hindi ba nakakahiya? Ano bang nakakahiya? Parang hindi naman tayo magkakaibigan. Sandali. Lane! Sama na sa atin si Manuel. Dalawa na kaming ililibre mo. Hindi, ako ang manlilibre sa inyo. Ay, Lane! Makakatipid ka. Si Manuel na daw ang sagot ng lunch natin. Ano ba? Ang lakas ng boses mo. Para madinig mo ko. Oh, sasabay na sa atin kumain si Manuel tapos ililibre niya daw tayo. Wag na, nakakahiya naman. KKB na lang. Hindi, sagot ko na. Oh, ayan. Ayos na usapan, ha? Ano na pala yung kapalit ko? Papunta na dito. Sandali, kunin ko lang jacket ko. Para di naman ako naka-uniform. Wala akong nagawa, Papa Dudut. Alam ni Shea na iniiwasan ko si Manuel dahil parang iba ang pakay nito sa akin. May itsura naman si Manuel, masipag at may sariling negosyo. Pero wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Siguro kahit na hindi ko sabihin ay alam niya naman ang pakiramdam ko. Kaya siguro hindi din siya sumusubok na ligawan ako. Pero makulit si Shea, Papa Dudut. Sinadya niya talaga na makasama namin si Manuel kasi botong-boto siya kay Manuel para sa akin. Kaso nga iba ang nararamdaman ko. Habang kumakain kami ay panay pasaring ni Shea. Sa sobrang inis ko sa kanya ay nakurot ko siya sa tagiliran ng hindi nakikita ni Manuel. Kaso ang lakas ng sigaw niya ng aray kaya napatanong si Manuel kung bakit. Agad ako nakaisip ng dahilan. Ang sabi ko ay may masakit kay Shea kaya kailangan na naming umalis. Halos tapos na rin naman kaming kumain kaya wala nang nasayang. Pumayag na lamang si Manuel at sasamahan pa sana niya kami pero sinabi ko na ako na ang bahala kay Shea. Si Shea naman ay hindi makapagsalita kasi yung kuko ko ay nakakapit pa din
sa tagiliran niya. Aaminin ko, Papa Dudut, natatandaan kasi ako kay Manuel dahil nga 12 taon ang tanda niya sa akin. Kung edad ko lang siya siguro noon pa lamang ay kami na. Si Manuel naman, kaya ganoon na lamang ang pagkahulog sa akin ay hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan kahit na kailan. Opo, NGSB si Manuel. No girlfriend since birth. Naikwento ni Manuel kay She na unang beses tumibok ng ganong kabilis ang puso niya nang makilala ko. Kaso hindi ganon ang nararamdaman ko sa kanya. Akala ko ay effective ang mga pag-iwas ko pero hindi pala, Papa Dudut. Bakit mo ba ako hinila dito sa inyo? Mag-uusap tayo. Te, tapos na trabaho ko, out ko na. Magpapameeting ka pa? Sige, daanin mo na naman ako sa mga biro. Hindi ako natatawa sa mga joke mo. Alam mo kasing inis ako kaya dinadaan mo sa biro eh. Ha? Inis ka? Saan? Tigilan mo ako ha, masasabunutan na kita. Grabe ka naman. Ang sakit pa nitong kinurot mo kanino. Ah, talaga? Sa susunod gagamitan ko pa ng nail cutter para mas masakit. Aray naman! Ano ba kasi kinakainis mo? Kunwari ka pa, alam mo naman kung ano at bakit. Meron ka bang maibibigay na clue? Meron, halika. Ano yun? Aron! Kahit sumigaw ka, walang sasaklolo sa'yo. Ito naman, napaka-pikon. Bakit ba kasi naiinis ka kay Manuel? Hindi ako naiinis. Naiilang lang talaga ako. Pagramdam ko nang parang may sasabihin na siya, ayun, naiilang na ako. Bakit kasi hindi mo siya pagbigyan? Ikaw, ba't di mo pagbigyan pakiusap ko na tigilan mo ng panunukso sa amin ni Manuel? Ano bang masama dun? Lalo kayang umaasa si Manuel dahil sa kakatukso mo. Bakit ba? Wala ba talaga siyang pag-asa? Wala. Kahit katiting? Wala. Kahit kapiranggot? Wala. Kahit ka… Kakalbuhin kita pag di ka tumigil. Huwag naman tong buhok ko because my hair crowns my beauty. Kaya tigilan mo na ako kung ayaw mong mawala yung katiting at kapiranggot mong beauty. Sobra ka. Bakit? Hindi ba ako maganda? Sasagutin ko ba yan? Masasaktan ka, sis. Sobra ka. Joke lang? Oh, napikon ka, diba? Ganyan din ang nararamdaman ko pag tinutukso mo ko kay Manuel. Oh, sige na. Hindi na kita tutuksohin kay Manuel mula bukas. Bakit ipagpapabukas mo pa? Bakit di mo simulan ngayon? Bukas na. Bakit? Kasi… Anong kasi? Kasi… Sisimulan mo na naman ako. Kasi… Tao po, Lane? Si Manuel Sir? Ba yun? Ha? Eh, oo. Bakit siya nandito? Nasabi ko kasi sa kanya na nandito ko kaya pumunta siya. Ano ka ba naman si? Kakapangako mo lang kanina. Oo, nangako ako. Pero mas nauna kong pinapunta si Manuel dito bago pa ako nakapangako sa'yo. Kaya nga sabi ko, bukas ko nasisimula na di ka tuksohin sa kanya. Tao po! Papasukin mo na, nakakahiya naman. Kahit ang promise ko, last na to. Nakakainis ka talaga! Lane, good evening. Tuloy ka. Good evening, Manuel. Napadalaw ka. Ha? Kasi sabi mo, di ba… Okay na pala. Ay, ano yung mga dala mo? May sakit ka kasi kanina, kaya binilhan kita ng prutas. Ay, ang sweet and thoughtful mo naman. Para mas mabilis kang gumaling. Ano ba ang sakit mo? Ah, masakit lang tiyan niya kanina. Pero okay na siya ngayon. Di ba, she? Ha? Oo, okay na ako. Salamat dito sa prutas ha. Akin din ba yung bulaklak? Ah, hindi. Para kay Lane to. Wala naman ako sakit, kay Shay mo na lang ibigay. Magaling na nga ako, di ba? Gusto mo bumalik yung sakit? Eh, sandali. Magbabalat ako ng ilang prutas para may makain tayo. Excuse me. Ako na ang maghihiwa. Ako na. Diyan ka na lang kay Manuel. Masama talaga ang ugali ng best friend ko, Papa Dudut. Ayun, iniwan niya kami na magkasama ni Manuel. Ewan ko ba kung bakit iba ang kaba ko ng gabing yon. Iba ang pakiramdam ko kumpara sa mga pagkakataon na set up kami ni She na magkasamang dalawa ni Manuel.
hanggang sa dumating na nga ang kinakatakot ko, ang magtapat si Manuel. Opo, Papa Dudut. Sa tinagal-tagal na nagkikita kami ni Manuel ay nung gabi na yon lamang siya naglakas loob na diretsahin ako tungkol sa nararamdaman niya sa akin. Papa Dudut, naisip ko na mangyayari yon, pero noong nandun ako sa sitwasyon ay hindi ko alam ang mararamdaman ko. Tinatanong niya kung pwede siyang manligaw, ewan kung anong sumapi sa akin at nadiretsa ko siya ng walang preno. Sinabi kong una ay wala pa sa isipan ko ang makipagrelasyon. Pangalawa ay parang kapatid lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Tumahimik siya ng ilang segundo, Papa Dudut, at nakita ko yung buntong hininga niya. Sa kanya sinabi na naiintindihan niya ako at saka siya nagpaalam. Hindi na siya lumingon at diretsyong umalis. Naawa ako, Papa Dudut, pero mas nakakaawa siya kung papaasahin ko pa, Papa Dudut. Paglabas ni Shem mula sa kusina, masaya siyang dala ang mga binalatang prutas. Pero wala na si Manuel. Nalaman niya na dinerecho ko si Manuel at awang-awa siya. Ginil trip na naman ako ng kaibigan ko, Papa Dudut. Sinabi niya na mahirap na daw makahanap ng lalaki na katulad ni Manuel. Alam ko ang sinasabi ni Shea at kita ko naman lahat ng magandang ugali ni Manuel, pero wala talaga. Wala akong ibang nararamdaman sa kanya kundi ang pagiging kaibigan. Ayaw ko din na papayag ako na ligawan niya ako, pero wala naman siyang aasahang positibong sagot pag tinanong niya kung pwedeng maging kami na. Ayaw ko din asagutin siya dahil lamang sa awa. Mas pangit naman yata yun, Papa Dudut. Pero kahit sinabi ko kay Manuel na hindi pa ako handa ay hindi ko din akalain ang pagdating ng isang tao. Aalis ka? Porke nakabihis, aalis? So matutulog ka? Piloso po ka talaga. Eh bakit ka nga nakapustura? Pustura? Ang luma ah. Oh sige, bakit ka naka-isputing? Anong isputing? Gusto mo luma eh. Ewan ko sa'yo, may bibisita kasi. OMG! Sa wakas! So okay na kayo ni Manuel? Hindi ka pa nakaka-move on? Si Manuel nga hindi na nangungulit, ikaw nandiyan ka pa rin sa issue. Ibig mo sabihin, hindi si Manuel ang darating? Hindi nga. Eh sino? Mamaya papakilala ko sa'yo. Hindi ka naman magbibistid na ng ganyan kung hindi siya manliligaw sa'yo. Huwag mo ngang pangunahan ng sitwasyon. Dadalaw lang siya, hindi ko alam kung manliligaw ba o ano. Pero sinabi mo kay Manuel na hindi ka pa handa sa relasyon. Bakit magpapaligaw ka? Sinagot ko na ba? Eh di hindi mo sasagutin. Bakit ko naman siya sasagutin kung hindi naman siya nagtatanong? O sige, paano kung tanungin ka? Ewan? Anong ewan? Hashtag ewan mo o hashtag ewan hindi ka pa handa? Let's cross the bridge when we get there. Anong bridge naman yan? Tao po. Ay, siya na yun. Nandiyan po ba si Lane? Ken, sandali. Nandiyan na. Ay, wow. Ang liit ng boses ng ate ko. Ken, sandali. Nandiyan na. Umayos ka mamaya pagpasok niya ha. Sinasabi ko sa'yo. Hi, Ken! Pasok ka! Salamat! Ah, Ken! Ito si She, best friend ko. She, si Ken! Hello! Lahat ba kayo magkakaibigan? Magaganda? Alam ko na yan. Hirit yan ang nang-uuto. Hello! Alam ko naman na maganda ko, no? Hindi nga lang pagdiinan ang ganda ko. Pasensya ka na dito sa kaibigan ko, ha? Okay lang. Cute nga eh. Manliligaw ka ba sa kaibigan ko? Huy! Pasensya ka na talaga sa kanya ha, matabil talaga dila nito eh. Okay lang, sasagutin ko tanong niya. Yun ang gusto kong gawin, pero masyado atang mabilis kaya hayaan ko munang magkakilala kami ng lubos ni Lane tsaka ako siya tatanungin. Oh, nasagot na ang tanong mo ha. Pero kung magpapakilala ka, wala ka man lang dala? Meron, eto. Ano yan? Ay, di ko ba
sinasabi sa'yo, Chef si Ken. Nakilala ko siya nung nagpa-meeting yung boss natin sa isang hotel. Siya yung chef na nag-prep at nagluto ng food. Nagustuhan ni boss, kaya pinatawag yung chef para pasalamatan. Ayun, doon na kami nagkakilala. Mula noon, hindi ko na matanggal mga mata ko kay Lane. Bakit? Dumikit ba mata mo kay Lane? Uy, umayos ka nga. Palabiro pala tong best friend mo eh. Hindi ah, seryoso ako. Ano nakakatawa? Alam niyo mabuti patikman na natin itong mga dinala ni Chef Ken. Sigurado masarap na naman to. Doon tayo sa kusina. Sige, sunod na lang ako. Kinabukasan noong pumunta ako sa pwesto ni She, ay kinausap niya ako ng seryoso. Sinabi niya na hindi niya gusto si Ken. Parang may tinatago daw na hindi maganda. Mainisan ako kay She kasi alam ko na mas boto siya kay Manuel. Pero inisip ko na lamang na concern siya para sa akin, kaya niya naisip ang mga bagay na sinasabi niya. Sinabihan ko siya na kaya ko ang sarili ko, kaya wala siyang dapat alalahanin. Bilang respeto ni She ay sumang-ayon na lamang ito sa sinasabi ko. Gabi-gabi pag matatapos ang trabaho ni Ken ay sinusundo niya ako sa opisina at iyahatid sa bahay. Wala siyang palya, napaka-gentleman niya. Naisip ko ang sinasabi dati ni She na mahihirapan ako na makahanap ng tulad ni Manuel. At ayun nga, masigit pa kay Manuel ang nahanap ko. Kaya hindi nagtagal ay sinagot ko si Ken, Papa Dudut. Masaya ako sa piling niya, nag-celebrate kami ng 1 month doon sa hotel kung saan siya nagtatrabaho. Nagluto siya at yon ang pinagsaluhan naming dalawa. Napaka-perpekto ng araw na yon. Pero may naging kakaiba ng mga sumunod na araw. Bakit ngayon ka lang? 30 minutes na ako naghihintay sa'yo. O, anong problema? 30 minutes lang naman. Ano? Anong 30 minutes lang naman? Late ka ng 30 minutes. Ano bang issue? Ken, hindi mo ba naiintindihan? Late ka. Humingi ka man lang ng pasensya. Arte mo naman. Anong sabi mo? Wala akong sinasabi. Alam mo kung ganyang kakabastos, uuwi na lang ako. Ano bang problema mo? Sandali nga! Aray! Bitawan mo braso ko! Ano ba, Ken? Nasasaktan ako! Huwag mo akong pinapahiya sa gitna ng maraming tao, ah! Aray! Hindi naman kita pinapahiya, ah. Nag-uusap lang tayo. Ulitin mo pa yan. Talaga makikita mo. Gusto ko lang naman na humingi ka ng pasensya. Umabsent ako para lang makipagkita sa'yo para sakto sa off mo, tapos ikaw pa tong late. Sinusumbat mo ba yung pag-a-absent mo? Hindi naman. Sino ba pinagmamalaki mo? Halika nga doon. Aray, yung braso ko masakit, Ken. Bitawan mo ako. Sumama ka sa akin tapos doon ka magbunga nga para di nakakahiya. Ken, ano ba sabi? Bitawan mo ako eh! Bitawan mo ako kundi sisigaw ako! Isa! O yan! Walang tao dito! Dito ka mag-inarte! Ken, ano ba nangyayari sa'yo? Tinatanong mo pa? Sinira mo araw ko! Yun ang nangyari! Sorry na! Kalimutan mo na yung sinabi ko! Kalimutan? Hindi ko ba sa nakakalimutan pag pinagmumukha kong katawa-tawa? Hindi naman kita pinagmumukhang katawa-tawa! Tumahan ka ha! Ang arte mo! Gusto mo ipakita sa mga tao na masama akong boyfriend kaya umiiyak ka ng ganyan? Oh, aray, Ken, tama na! Anong tama na? Ngayon ka magdrama dito! Walang tao! Sige, iyak! Tama na, Ken! Patawarin mo na ako! Lane? Manuel? Sino yan? Yan ba pinagmamalaki mo sa akin? Anong nangyayari dito? Wala, Manuel! Sige, naiwan mo na kami! Umiiyak ka ba? Hindi! Umalis ka na raw! Sino ka bang unggoy ka? Ken, halika na. Huwag mo na lang siyang pansinin. May relasyon kayo, no? Wala! Sinungaling! Aray! Hoy! Sira ulo ka! Aray! Tama na, Manuel! Tama na! Hindi na ako lalaban! Tama na! Sa susunod na saktan mo pa si Lane! Hindi lang yan ang aabutin mo! Umalis ka na! Ayoko na makikita ang pagbumukha mo kahit kailan! Hayop ka! Lane, anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Nung makita kong natalo mo siya, nawala lahat ng sakit na natanggap ko sa kanya. Salamat, Manuel. Walang anuman. Halika sa ospital. Okay lang ako.
Wala namang masakit sa akin eh. Uuwi na ako. Ihatid na kita. Salamat. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari ng araw na yon, Papa Dudut. Pero hindi lang yung pisikal na pananakit ni Ken ang nararamdaman ko, kundi pati emosyonal. Minahal ko siya ng buong buo at hindi ko akalain na mapagbubuhatan niya ako ng kamay. Hindi ko naman din alam kung saan nang galing si Manuel at bakit siya nandun. Nagkataon na may bibilhin daw siya sa lugar na yon para sa kanyang tindahan nang marinig niya na parang may umiiyak. Out of curiosity ay sinundan niya ang pinanggagalingan hanggang sa nakita niya nga kami. Kaya salamat talaga sa kanya. Hindi ako nasaktan ni Ken ng husto. Kasi kung hindi dumating si Manuel ay ewan ko na lamang kung anong klaseng pananakit pa ang nagawa sa akin ni Ken. Nung sinabihan kong umalis si Ken sa harap ko nung araw na yon ay ayoko na talaga siyang makita pa. Sa ginawa niya ay hindi ko siya mabibigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Makalipas ang ilang araw ay kinalimutan ko na ng lubusan si Ken. Kasabay ng pagkawala ng mga pasako, ang pagtunaw ng pagmamahal ko para sa kanya. Papa Dudut, kahit iniiwas-iwasan ko si Manuel ay hindi nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Pero dahil nga noong unang binasted ko siya ay hindi na siya nangulit at naging casual na lamang siya. Sa tuwing aksidente kaming nagkikita, ako naman ay nawala ng pagkailang ko sa kanya. Bagamat si siya ay galit na galit sa ginawa sa akin ni Ken ay nagsisimula na naman akong kulitin na kung si Manuel na lang ang sinagot ko ay hindi sana nangyari sa akin yon. Nakakainis ang sinasabi ng best friend ko pero sa loob ko. Alam ko naman na tama siya. Pero anong gagawin ko kung wala talaga akong nararamdaman kay Manuel? Pasok sa isang tenga at labas sa kabila na lang kapag kinukulit ako ni She. Kasi si Manuel ay mukhang nakarecover na at nakamove on na noong binasted ko siya. Pero yun ang akala ko. Kasi isang beses ay nagtanong uli si Manuel kung pupwede ba siyang manligaw. Siyempre gaya ng sagot ko dati ang ibinigay kong sagot sa tanong niya. Alam kong masasaktan na naman siya pero makulit siya. Sabi ko uli sa kanya na hindi pa ako handa kasi nasa isip ko pa din ang hindi magandang nangyari sa amin ni Ken. Sinasabi niyang hinding-hindi niya gagawin sa akin yon pero wala talaga, Papa Dudut. Kinakailangan ko naman siyang itaboy at iwasan. Ang daming nangyayari, Papa Dudut, kaya kailangan kong i-relax ang utak ko. Kaya niyaya ko si She para sa isang girls night out sa isang bar. Sa bar na yon ay may makikilala ako. Dito na tayo. Walang masyadong tao tsaka hindi masyadong maingay. Pupunta ka ng bar tapos ayaw mo nang maingay. Lola? Siyempre, para makapagkwentuhan tayo ng hindi nagsisigawan. Ang dami namang bar dun sa Malate na malapit lang sa atin. Bakit lumayo pa tayo? Para maiba naman. Bakit hindi sa Makati? Mas malapit tayo ron. Okay na dito sa Tomas Morato para wala tayong masyadong kakilala. Bakit? May iniiwasan ka ba? Wala. Ako, wag mo nga ako ine-etsos. Kilala kita. Wala nga. Iniiwasan mo si Manuel. Mariosep ka naman. Akala mo ba ganun kaliit ang mundo para magkita kayo sa mga lugar na pinupuntahan mo? Hindi naman. Pero alam mo, medyo nakakatakot kasi. Hindi kaya sinusundan ako ni Manuel? Kasi parang lagi siyang nandun kung nasan ako. Wow, JGSS! Gandang-ganda sa sarili. Ganda yan, kaya sinusundan? O baka lagi mong sinasabi sa kanya kung nasan ako? Eh, nung nakipagkita ka kay Ken, nung araw na sinaktan ka niya, hindi mo sinabi sa akin na magkikita kayo at kung saan. Paano ko masasabi kay Manuel yun? So stalker nga si Manuel. Ay, grabe siya. Hindi ba pwedeng nagkataon lang talaga? O sige na, nagkataon na ako nagkataon. Tsaka, mabuti nga't nagkataon. Kasi baka hindi lang pasa sa braso at labi ang natanggap mo. Naku, nanggigigil talaga ako sa kanya yun. O puso mo, huwag mo nang isipin yun.
Kaya tayo lumabas para makapag-relax sa mga problema at sa pagod sa trabaho. Oo nga. Erase ang stress. Tara na, order na tayo. Mabuti pa nga. Waiter! Yes, ma'am. O-order na kami. Ah, sige po. Tatawag po ako ng waiter. Ay, sorry. Hindi ka ba waiter? Hindi po. Bouncer po ako dito. Bouncer? Bakit may bouncer? Madalas ba ang gulo dito? Ito naman, napakaliteral. Siyempre para lang may proteksyon if ever may kung ano. Ah, okay. Anyway, pasensya ka na. Akala ko waiter ka. Okay lang, ma'am. Dahil natuwa ako sa inyo, ako na lang ang kukuha ng order niya. Wag na! Nakakahiya naman. Para sa'yo, okay lang. Ano yung pangiti-ngiti mo na yan? Wala. O, ayang ka na naman ha. Hindi mo pa kilala yan. Baka mahulog ka na naman agad. Sobra ka naman sa akin. Napangiti lang, mahuhulog na agad. Kilala ko yung mga ngiti mo na yan. Yan yung ngiti na nauuto ka na naman sa matatamis na dila ng lalaki. Alam mo, umorder ka na lang. Ah, waiter. I mean, bouncer. Ace na lang po, ma'am. Hi, Ace. Ako si Lane. Siya si She, kaibigan ko. Magandang gabi sa'yo, Lane. Welcome dito sa bar namin. Parang ngayon ko lang kayo nakita dito. Oo. Ngayon lang kami actually gumimik dito sa Quezon City. Nagpupunta kami rito pag may meeting lang, pero sa mga resto kami. Pwede na bang umorder? Ay, opo. Pwede na po. Sandali nga. Bakit pag ako may mga po at opo kang sinasabi, pag si Lane parang casual ka lang? Ano ibig mo sabihin? Mukha akong matanda. Ito naman, kung ano-anong iniisip. Pasensya ka na rito sa kaibigan ko ha, palabiro talaga to. Okay lang, gusto ko nga yan eh. Nakakagaanan ko ng loob mga customer. Bouncer ka ba o hosto? Ang saya mo naman kausap. Pasensya ka na talaga sa kanya ha. O-order na kami. Ano bang drinks ang marirecommend mo sa amin? May best seller kami dito. Sabihan ko yung bartender para igawa kayo. Sandali lang ha. Sige. Halika na, lumipat na tayo. Ha? Bakit? Hindi mo ba napansin? Dinidiskartehan ka na nung bouncer na yun na nag-waiter-waiter na parang hosto. Yung utak mo talaga? Pagod yan sa trabaho natin, kaya sakto na lumabas tayo ngayong gabi. Hintayin na lang natin yung drinks at mag-enjoy tayo. Isa pa yun, pumayag ka naman na painumin tayo ng alak na hindi niya sinabi ang pangalan. O ano naman? Baka nakalimutan niya ang tawag kasi hindi naman siya waiter, di ba? Yun na nga, baka mamaya may droga o may pampatulog ang dalhin niya. Malay mo kung anong iniisip nun sa atin. Ano ba yung imagination mo? O edi, ganito. Pili ka na ng maiinom mo dyan sa menu, tapos yung dadalhin niya, ako na iinom pareho. Para kung may pampatulog, ako lang makakatulog at ikaw gising. O kita mo, edi ako magbubuhat sa'yo. Kung hindi mo iinumin, edi pareho tayong gising. O sige, edi ikaw na ang uminom ng dadalhin niya. Ayoko. E paano kung may gayuma yun? Wow! Iba ka talaga mag-isip. Eto na. Shirley Temple lang yan, pero may twist yung bartender namin. Anong twist? Mahihilo ka agad, ganon? Konti lang alak niyan. Halos pampalasa lang. Pasensya ka na sa kanya, ha? Anyway, matagal ka na bang bouncer dito? Medyo. Mag-iisang taon na. Ah, matagal na pala. Ay, sorry. Upo ka pala. Ay! Bisita, bakit mo siya pauupuin? Eh, nagtatrabaho yan. Okay lang. Pag ganitong weekday kasi, talagang hindi masyado maraming tao. Kaya okay lang na umupo-upo kami. Wala ba kayong upuan sa loob? Nakakatawa ka talaga. Huwag ka sana mapikon sa kaibigan ko, ha? Nako, sanay na ako makipag-usap sa mga tao. Sa tagal ko ba naman nagtatrabaho sa bar, eh. Kaya pwede naman ako makipagkwentuhan kahit sandali. Pag may pumasok, mga waiter naman ang sumasalubong. Sana nga lang, walang gulo ngayong gabi. Manggulo kaya ako? Etchos lang. Magbabanyo nga muna ako. Papadudot na paka-cute ni Ace. Kaya ayon, hindi ko alam na nagpapa-cute na din pala ako sa kanya. Pero halatang ganon din naman siya sa akin. Buong gabi din kaming kinontra ni She at mabuti na lamang at sanay na sanay si Ace sa mga katulad ni She. At dahil naman sa walang masyadong tao ay halos hindi na tumayo si Ace sa mesa namin. Pero hindi siya umiinom. Gusto lang daw niya ng kakwentuhan. Matapos ang gabing yon ay nagkapalitan kami ng phone number ni Ace. Mabilis siya papadudot. Wala siyang sinayang na panahon.
Agad-agad ay nagsimula siyang manligaw. Hindi ko alam, Papa Dudut, siguro ay masyado akong desperado dahil sa nakaraang hindi magandang relasyon kay Ken. Kaya nasagot ko kaagad si Ace. Galit na naman si She sa nangyari at sinabihan akong hindi na nadala pa. Pero mahigit isang buwan na kaming magkarelasyon ni Ace, ni minsan ay hindi niya ako nasaktan ng kahit napitik. Kaya sigurado akong napakalaki ng pagkakaiba ni Ace kay Ken. Si She din naman, nung nakita niya na hindi ako sinasaktan ay tumahimik na rin naman sa pagkontra. Saan ba tayo pupunta? Ako ang manlilibre ngayon, kaya susunod ka lang sa akin. Sabihin mo muna kung saan tayo pupunta. Gigimik! Sana doon na lang sa bar nila, Ace. Nako, dito naman tayo sa Makati, maiba naman. O sige na, pero magpapaalam muna ako kay Ace. Bahala ka. Tawagan ko lang siya sandali. O, ano sabi? Ring ng ring eh. Baka maraming tao. Di bali, mamaya ako na lang tatawagan. I-message mo na lang kaya. Mababasa naman niya yun. Naku, ayoko. Mahirap na. Baka magkaroon ng miscommunication at misinterpretation pag simulan pa ng alitan. Mabuti yung tawag para personal. Para walang miscommunication at misinterpretation, sabihin mo, kasama mo si misunderstood. Ewan ko sa'yo. Tara na nga! Sandali lang, mahihintayin lang tayo. Sino? Si Manuel. Ano? Bakit mo niyaya si Manuel? Bakit naman hindi? Kaibigan naman natin siya. Baka mamaya malaman ni Isto. Ano naman kung malaman niya? Wala ba siyang tiwala sa'yo? Mayroon, syempre. Oh, ano kinakapanik mo dyan? Wala. Sige, nasa na ba siya? Parating na yun. Alam mo naman yun on the dot lagi. Pag sinabing 9 p.m., 9 p.m. Oh, ayun na. Nakita mo? Parating ng lalaking gentleman. On time lang, gentleman na? Siyempre, kasi may respeto siya sa oras ng kausap. O diba, yun ang pinag-awayan nyo ni Ken nung late siya, kaya lumabas ang totoong ugali. Huwag na nga nating pag-usapan yun. Masaya na ako kay Ace, ayoko na mag-isip ng kung ano. Sorry, naghintay ba kayo? Ano bang naghintay? May 2 minutes ka pa nga eh. Napaaga lang kami. Kamusta kayo? Huy, kumusta daw? Kayo ang sabi niya, so tayong dalawa ang kinukumusta niya. Kanina pa kami magkausap sa telepono, nakamusta niya na ako, nasagot ko na din siya, kaya ikaw lang ang tinatanong niya. Hindi mo naman kailangan sagutin, Lane, kung ayaw mo. Okay lang. Tara na, saan ba tayo? Mabuti. Saan yun? Ang alin? Yung Mabuti Bar, saan yun? Bruwa ka talaga, lika na nga! Ayan, ngumiti ka din ng totoo at matamis, kaya tayo na. Follow me. Malayo ba yan? Huwag ka nang umangal kasi ito na tayo. Dito ba? Kilala ko may-ari nito. Hingi tayong discount. Naku, huwag na. Marami akong budget. Kaya ba 50% discount? Abusado ka naman. Dito ka na kaya tumira. Joke lang, kayo naman. Pero malay mo. Sige, i-push mo. Basta, malaki din maihingi natin na discount. Kaklase ko nung high school ang may-ari nito eh. Tara na sa loob. Saan tayo? Doon! Ay, sandali. Bakit na naman? Lane, si Ace diba nasa bar nila? Oo. Eh, sino yung may kaakbay na yun? Lipat na lang tayo. Hindi! Sandali at susugurin ko yung taksil na yan! Hayaan mo na, lipat na lang tayo. Sino ba yun? Sino pa? Yung ulo pong na boyfriend nito ni Lane. Ayun, palabas. Halika, sundan natin. Huwag na, hayaan mo na siya. Munta sa akin yun. She! Hoy, two-timer! Oh, anong ginagawa mo dito? Hindi lang ako nandito. Mahal? Mukha mo! Kitang-kita namin yung kayakap mo, hinalikan mo pa. Hindi na kayo nahiya. Wala yun, kaibigan ko lang yun.
kaibigan? Sa labi mo hinalikan? Napakasinungaling mo naman. Huwag ka nga makialam dito. Karapatan niyang makialam. Ano to? Kakampihan mo yung epal na yan? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo ah. Mga babae tong kausap mo. Oh, pakialam mo ba rito? Sino naman to nakikisali na to? O may epal din? Ikaw ang epal! Sinungaling ka! Umuwi ka na. Bukas na tayo mag-usap. Wala na tayong pag-uusapan. Eh di wala. Makaalis na nga. Hoy! Bastos ka! Bakit? Ano gagawin mo? Ha? Halika! Para makita mo hinahanap mo. Tumigil ka! Ikaw kalalaki mong tao, pakialamero ka. Tingnan natin tapang mo ngayon. Manuel! Ay, tulog? Eh, tapang-tapangan lang pala tong bouncer na to eh. Tara na, mag-celebrate tayo. Iwan natin yan dyan. Tumuloy kami sa gimmick ng gabing yon, Papa Dudut. Sa ace naman ng matauhan ay gustong sumugod sa loob ng bar para gumanti kay Manuel. Pero dahil kakilala ni Manuel ang may-ari ng bar, ay protektado kami. Hinarang ng mga bouncer ng bar si Ace. Kahit mga kakilala din pala ni Ace ang mga ito. Sinabihan siyang umuwi na lamang kaya umalis din si Ace at hindi nasira ang gabing yon. Kahit masakit sa loob ko ay pinilit kong magsaya dahil ayokong makita ko ni She at Manuel na nagdaramdam sa mga nangyari. Nahihiya ako, Papa Dudut, na lamang ko na bukod pa pala sa babaeng kahalika ni Ace sa bar ay may iba pa itong mga karelasyon. Sabay-sabay kami, Papa Dudut. Hindi man nananakit ng pisikal si Ace ay emosyonal naman kung manakit siya. Si Manuel na naman ang naging bayani ng gabing yon ay masaya sa pagsasama-sama naming tatlo ng pagkakataong yon. Ilang araw ang nakalipas ay muling nagtanong si Manuel kung pwede ba siyang manligaw. Pero gaya ng dati, yun pa din ang sinagot ko sa kanya. Sinabi din ni Manuel ng araw na yon na yun ang huling beses na kukulitin niya ako. Humingi siya ng pasensya sa pangungulit niya sa akin. Pero makakaasa daw ako na hindi na niya ulit ako tatanungin tungkol doon. Pero gaya ng inaasahan, Papa Dudut, ang best friend ko ayon na naman at pinapadrino na naman si Manuel. Kaya bago pa siya makapagsalita ng mahabang litanya niya ay inunahan ko na kaagad siya. Okay na kami ni Manuel at nagkausap na kami ng masinsinan. Nung una ay napatalon pa siya sa tuwa pero nung sinabi ko na okay na, as in nagkasundo na kami ni Manuel na magkaibigan na labang talaga kami, ang laki ng itinalon ng emosyon ni siya. Mula sa itaas ay biglang baba, 180 degree turn kumbaga. Sinabi niya na nung mga oras na nalalagay ako sa hindi magagandang sitwasyon ay palaging natataon na nandun si Manuel. Hindi pa daw ba sinasabi ng panahon na kami ang dapat at nararapat sa isa't isa? Ang sabi ko ay hayaan na niya at tanggapin na lamang. Pero nung makita ko uli, nabubuka pa ang bibig niya. Alam kong si Segunda pa ay inunahan ko na ulit siya. Sinabi ko na hayaan na lang namin ang lahat sa pagitan namin ni Manuel. Dahil si Manuel nga nag-angat na ng puting tela pero si She ay kumukuda pa. Sinabi ko din na wala kaming magagawa dahil yun talaga ang tadhana naming dalawa. Sobrang nalugmok si She sa mga sinabi ko kaya biniro ko na sila na lang kaya ni Manuel. Ang sabi niya kung sa kanya lang may gusto si Manuel ay matagal na niyang sinagot kaso ay hindi daw. Wala na rin siyang magagawa kundi ang hayaan na nga lang at pasensya na raw kung namimilit siya. Ang gusto lang naman kasi niya ay maging masaya at maayos ako. Naintindihan ko naman siya pero paano nga kung ganoon ang nararamdaman ko kay Manuel. Sabi niya, sige na daw. Kung masaya ako sa desisyon ko at okay na kay Manuel ay mag-aangat na rin siya ng puting tela. Nagpatuloy namin ang gabi ng normal gaya ng dati. Tawanan at asaran. Lane! Si Shea yun ah. Kakahiwalay lang namin kanina.
Sandali, nandyan na. Pasok. Bakit? Anong meron? Kakaiwalay lang natin ah. Eto nga, di pa ako nakapagbihis. Akala ko nga papasok ka na uli eh. Patawa ka na naman. Ano ngang pakay mo at nagmadali kang pumunta rito? Taka, paano mo nalaman na nagmadali ako? Ito naman, salita ko lang yun, hindi ko naman alam na nagmadali ka talaga. Kasi nagmadali talaga ako. Alam mo, hindi naman siguro yung pagmamadali mo ang pag-uusapan natin, no? Oo nga, ikaw kasi. Ay, ako pa si Nisi. O ano nga ang pakay mo? May sasabihin kasi ako. Alam ko na yan. Paano mo nalaman? Ano ka ba? Natural, hindi ka naman pupunta rito na nagmamadali nang wala kang sasabihin, di ba? Oo nga, pasensya na't nagmamadali kasi ako. Oo nga, nagmamadali ka na nga. Ano nga yung sasabihin mo? Ay, oo nga pala, papunta dito si Manuel. Ano ka ba naman? Akala ko ba okay na? Bakit pinipilit mo na naman? Sabi ko lang pupunta si Manuel. Ano pinipilit dun? Ipipilit mo na naman na maging kami. Hindi ah, sinabi ko nga okay na ako, di ba? Si Manuel magtatanong na naman kung pwede niya akong ligawan. Kukulitin na naman niya ako. Bakit ang dami mo agad sinabi? Pupunta lang yung tao, may sasabihin lang daw. Ano raw sasabihin niya? Malay ko, ako ba si Manuel? Nasaan na siya? Papunta na ba? Sabay kami pumunta dito, kaya nasa labas lang siya. Ha? Oo, hinihintay niya lang yung signal ko para pumasok na siya. Kaya eto na, Manuel, pasok! Magandang gabi, Helene. Kanina ka pa ba nandyan sa labas? Oo. So, nadinig mo yung mga sinabi ko? Oo, pero huwag kang mag-alala. Hindi kita kukulitin. Ewan ko ba dyan sa kaibigan ko, napakapraning. Pasensya na. Okay lang. Hindi naman kita masisisi kasi nga naging makulit naman talaga ako noon. Pero noon yun. Ano bang sasabihin mo? Wala. Ano? Si Manuel ba kausap mo? Akala ko ako. Sige, aalis na muna ako para makapag-usap kayo. Ayang ka na naman eh. Ano? Lalabas lang naman ako. Okay lang na nandito ka. Kasi sa inyo ko naman sasabihin ang sasabihin ko eh. Pati sa akin? Oo, pati sa'yo. Kinakabahan naman ako sa sasabihin mo. Lalo ako. Bakit ka naman kinakabahan? Wala lang, masama ba? Ikaw, bakit ka kinakabahan? Alam mo nang gugulo ka lang. Baka pwedeng hayaan na natin magsalita si Manuel. Sabi ko nga, Manny Boy, the floor is yours. Magpapaalam sana ako sa inyo. Ano ba yan? Hindi mo pa nasasabi yung sasabihin mo, magpapaalam ka na? Luka-luka ka talaga, nagpapaalam siya sa atin. Teka, anong ibig mong sabihin? Mawawala na muna ako dito sa lugar natin. Saan ka pupunta? Hindi ko pa masabi eh. Bakit naman? Oo nga, ayaw mo kaming sumunod no? Kaya ayaw mong ipaalam kung saan ka pupunta. Hindi naman. Siguro, sasabihin ko na lang pag-ayos na ang lahat. Nakakalungkot naman yan. Kung saan ka man pupunta, mag-ingat ka na lang. Salamat sa inyong dalawa. Sandali, kailan ka ba aalis? Dapat may despedida party tayo. Di ba, Lane? Ha? Oo, bakit naman hindi? Tingnan natin kung maisingit ko sa schedule. Kung kinakabahan ka sa budget, sagot ko na. Pero doon ulit tayo sa bar ng kaklase mo para may discount. Sige, sabihan ko siya. Paano? Aalis na ako. Sasabihin na ako. Paano? Aalis na kami. Sige, mag-ingat kayo. Salamat. Mag-ingat ka rin palagi. Paalam uli. Tsaka ka na magpaalam sa amin nila yun pag aalis ka na talaga. Halika na. Papadudot, parang sobrang lungkot ni Manuel nung magpaalam sa amin. Hindi ko alam ang mararamdaman ko pero parang naaawa ako sa kanya. Makikita mong nakangiti siya pero iba ang sinasabi ng mata niya. Hindi ko lang maintindihan kung ano. Umalis si Manuel ng gabing yon, may usapan pa nga dapat para sa despedida niya pero hindi na siya nagpakita sa amin. Wala na rin siya doon sa tinitirhan niya. At pati ang sari-sari store niya ay sarado na. Hindi ko alam kung guilt ba ang nararamdaman ko kasi matapos ang araw na yon ay ang dami kong na-realize. Yung kabaitan ni Manuel na sinasabi ko lang dati ay ngayon ko lang nasasabi ng totoo at galing sa puso ko. Mabait pala talaga si Manuel bilang totoong depenisyon ng kabaitan at hindi isang salita lamang, papadudod. Hindi ako nakatulog kasi bigla kong naramdaman na mahal ko pala si Manuel.
Bakit ba tayo nandito sa ospital? Basta. Bakit, may something ka ba? Anong nararamdaman mo? Wala. May imi-meet lang tayo. Sino? Kakilala ko. Ewan ko nga sa kanya kung bakit dito niya sa ospital gusto magkita. Baka may sakit siya. Akyat tayo sa second floor. Doon ba kayo magkikita? Sabi niya second floor daw eh. Maiba ko. So, anong meron? Anong ibig mong sabihin? Nakote, alam kong alam mong ibig kong sabihin. Kanina ka pa malalim ang iniisip. Halata ba? Magkaibigan tayo, kaya super halata ko. Hindi naman nakaka-apekto sa trabaho ko, di ba? Hindi. So ano nga? Tungkol kay Manuel. Wow ha? Dati allergic ka sa pangalan niya. Sasabihin ko pa lang pinapatigil mo na ako, pero ngayon, sa bibig mo na mismo lumabas. Ayang ka na naman eh. Oh, sorry nga. Sige, tuloy mo yung sinasabi mo tungkol kay Manuel. Napansin ko kasi na sobrang lungkot niya nung nagpaalam siya. Natural. Aalis siya kaya malulungkot talaga yun kasi mamimiss niya tayo. Ay, sige. Baka mag-react ka na naman. Ako na lang. Ako na lang ang mamimiss niya. Hindi. Iba ang naramdaman ko sa kanya noon. Tapos hindi na siya nagpakita uli matapos nung gabing yun. Baka hindi binigyan ng discount nung kaklase niyang may-ari nung bar, kaya nahiya na magpakita. Puro ka naman biro, seryoso ako. Pinapatawa lang kita. Ang bigat kasi ng pagkakasabi mo, parang miss na miss mo na si Manuel. Pero syempre hindi. Alam ko naman na never mo siyang mamimiss. Oo, namimiss ko na siya. O yun naman pala. Ano sabi mo? Miss mo na siya? Oo. Hindi ko alam kung ano nangyari pero nung gabing yun, ang daming pinarealize sa akin nung nagpaalam siya. Pinarealize? Gaya ng… Mahal ko pala talaga siya. Ulitin mo nga yung sinabi mo? Mahal ko pala siya. Ano ba yan? Bakit ngayon lang? Di bale, yung imi-meet natin ngayon, yung dating bantay sa tindahan ni Manuel, siguradong alam niya kung nasan si Manuel kaya siya makikipagkita. Siguro kung nagkita-kita tayo bago siya umalis, nasabi ko sana sa kanya itong sinasabi ko sa'yo ngayon. Kung noon pa niya nadinig yan, malamang hindi umalis yun. Pero pag nalaman natin kung saan siya lumipat, puntahan natin agad ah. Sige. Teka, si Ken ba yung palapit? Si Ken nga. Magtago ka sa likod ko. Subukan lang niya saktan ka. Ako ang makakalaban niya. Lalaine? Ano kailangan mo? Sasaktan mo na naman kaibigan ko? Hindi. Pupuntahan talaga kita, Lane. Magbabaka sakali ako sa pwesto niyo kung nandun ka. Ano bang kailangan mo? Hihingi sana ako ng tawad. Mali yung ginawa ko. Matapos yung relasyon natin, may naging karelasyon uli ako. Nasaktan ko na naman siya pero hindi na ako nakaligtas sa batas. Nakulong ako ng 4 na buwan. Doon ko naisip mga kamalian ko. Aba, mabuti naman. Kalalaki mong tao, mananakit ka ng babae. Akala mo lahat ng babae hindi lalaban sa'yo. Pasensya na. Lane, sorry talaga. Sandali. Bakit ka nagsisorry? Huwag mong sabihin na makikipagbalikan ka sa kaibigan ko, ha? Hindi. Hindi ko na siya guguluhin. Hinahanap ko talaga lahat na nasaktan ko para humingi ng tawad. Pinapatawad na kita. Sana totoo na hindi ka na mananakit ng babae. Hindi na. Pangako ko yan. O paano? Aalis na kami. Sige, bye. Salamat uli. Kaloka! Pero at least, nagbago na siya. Akala ko makikipagpalikan tapos masasabi mo na naman na hindi mo pala talaga mahal si Manuel. Lane! Ace? Kumusta? Ano? Makikipagbalikan ka tapos lolokohin mo na naman kaibigan ko? Ah, nako, hindi. May girlfriend na ako. Tsaka seryoso na ako ngayon. Ilan? Ilan sila na girlfriend mo? She! So yun lang ba? Nilapitan mo ko para sabihin na may girlfriend ka na? Eh di congratulations! Lane, huwag ka sanang magalit. Alam ko na napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Pero natuto na ako ngayon. Tsaka nagtanda na ako ng husto. Kasi ayoko nang maulit yung nangyari sa akin. Oo nga, ano ba yung mga kalmot sa mukha mo? Pati ba pusa, pinapatulan mo na rin? Bale, nangyari to nung magkita last week yung dalawang girlfriend ko. Sandali, tama bang naiisip ko? Nung nagkita yung dalawang girlfriend mo, imbis na mag-away, ikaw ang pinagtulungan kalmutin? Oo, ganun na nga. Pero yung girlfriend ko ngayon, kababata ko siya. Siya gumamot ng mga sugat ko. Sa totoo lang, doon ako napahiya sa sarili ko.
Lane, sana patawarin mo na rin ako para mapanatag na yung loob ko. Nako, sana naman magtinu ka na sa girlfriend mo. She, ano ka ba? Ako din gusto ko ng closure para wala akong bitbit sa pagpasok ko sa darating na relasyon ko. Kaya pinapatawad na kita, Ace. Salamat. Maraming salamat, Lane. Sige, baka naistorbo ko na kayo. Alis na ako. Ingat kayong dalawa. Sige. Bye! Ano ba itong nangyayari? Bakit sila nagpapakita ngayon at sa parehong araw at dito pa talaga sa ospital, ah? Baka nagpa-check din silang dalawa. In fairness, nakakatakot. Parang may mangyayari. Uy, ano ka ba? Knock on wood! Wala naman sana. Oh, si Tikoy na to. Yung sinasabi kong bantay sa tindahan ni Manuel. Nasaan ka na? Dito na kami sa second floor ng ospital. Oh, ayan. Nireplyan ko na. OMG! Bakit? Si Manuel! Nasaan daw si Manuel? Nandito daw siya sa second floor ng ospital. Binabantayan siya ni Tikoy. Ano? Bilisan natin! Bilisan mo! Saan daw sila? Room 207! Ayun si Tikoy! Ayun yung 207! Bilis! Mauna ka na. Kakausapin ko lang si Tikoy. Manuel! Lane! Ano bang nangyari sa'yo? Salamat. Saan? Anong salamat? Lane! Bakit ka umiiyak? Lane, si Manuel. Matagal na pala siyang may cancer. Hindi niya lang sinasabi at ayaw niyang ipakita na nahihirapan siya. Ano? Manuel! Ano ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa amin yan? Lane, mahal kita. Manuel! Mahal din... Manuel? Doktor! Tulungan niyo kami! Manuel! Papa Dudut, pancreatic cancer ang umagaw sa akin kay Manuel. Nasa lahi pala nila ito at walang sintomas na lumabas kay Manuel. Nung gabi na nagpaalam siya sa amin ni She, malala na pala ang lagay niya noon kaya pala damang-dama ko yung lungkot sa boses at mga mata niya. Bagay na hindi napuna ni She. Ayon sa katiwala ni Manuel na si Tikoy ay sinubukan pa raw ni Manuel na labanan ng matinding gamutan ang sakit niya. Handa daw niyang itaya lahat ng ipon niya, matakasan niya lamang ang banta ng cancer sa buhay niya. Pero huli na ang lahat. Dahil kumalat na ang cancer sa iba pang bahagi ng katawan niya. Dagdag pa ni Tikoy, Papa Dudut, bago raw nagpa-confine si Manuel, ay kapansin-pansin daw ang lungkot nito. Ito naman ay pakiwari ko lamang pero baka nakatulong yung rejection ko kay Manuel kaya lalong humina ang katawan niya dala ng sobrang lungkot na kanyang pinagdadaanan. Kasi Papa Dudut, kakaiba yung pagkalat ng cancer sa katawan niya. Pambihira na hindi pa tumatagal si Manuel na na-confine ay binawian na kaagad siya ng buhay. Masakit ang mga nangyari, maaring hindi paniwalaan ng marami pero masakit lahat ng ito para sa akin. Ilang buwan na rin ang nakakalipas pero ramdam ko pa rin ang sakit at panghihinayang. Noon pa man ay ako ang unang tinitibok ng puso ni Manuel pero hindi ko pinahalagahan yon. Dahil sa pagkabulag sa mga naiisip ko na dapat ay para sa akin. Pero dumating ang araw na napagtanto ko na si Manuel din pala talaga ang dapat na tinitibok ng puso ko. Hindi ko nasabi kasi noong araw na yon na handa na akong sabihin sa kanya ay bigla naman siyang nawala, Papa Dudut. Napakadaya ni Manuel kasi siya lamang ang nakapagsabi na minahal niya ako.
Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon para masabi din yon pabalik sa kanya. Ako ang unang tinibok ng puso niya at ako din pala ang nasa puso niya hanggang sa huling tibok nito. Sa ngayon ay wala akong karelasyon. Hindi pa ako handa pero hindi ko din naman gagawing dahilan ng pagkawala ni Manuel para hindi na ako umibig pang muli. Sigurado na gusto rin ni Manuel na lumigaya ako pero kung mangyayaring mapagdesisyonan kong umibig muli ay hindi man hihigit sa kanya, sana'y halos kapantay man lang sana niya. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan sa aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lalaine. Madalas mangyari ang tulad ng naranasan ni Lane. Yung hanap ka ng hanap sa paligid, pero yung nandyan na sa harapan mo na halos na ialay na ang sarili niya sa iyo ay parang espiritu lamang na hindi mo nakikita. Nakakabulag ang panlabas na anyo ng isang tao. Pero ang mas importante ay yung nararamdaman mo kung ano ang nasa loob niya. Kung bubuksan mo lang ang iyong isipan, siguro ay maaari nitong kausapin ang puso mo na maghinay-hinay para mas makapili ng karapat-dapat. Nakapagod maghanap kaya siguro ay umupo ka na lamang muna at pakiramdaman ang tibok ng iyong puso. Kasi malay mo eh, katabi mo lang pala siya. At hindi ninyo namamalayan, sabay na sabay pala ang bawat tibok ng puso ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.